live peace since while I was sleeping. In the vision that was planted in my brain, they'll remain in the sound. So welcome mga bay sa Buhay Probinsya. Sa video ito ay ibahagi ko sa inyo yung pagkakambing sa maulan na panahon. Katulad ngayon mga bay, araw na Lunes at pizza 9 ng January. Ang oras ngayon mga bay ay alas 5 pa lang, pero napakadilim na. Ayan, nagpailaw ako mga bay, no, sa aking mga alagang liar. Ayan, pinapailawan ko sila mga bay kasi medyo madilim dito sa ano, sa loob ng kamalig, at para matuka nila yung kanilang pagkain. Kasi pag medyo madilim mga bay, parang yung alaga nating manok ay medyo hindi na makakita. Kaya yun yung mga pamamaraan na na-adapt ko rin sa mga nagpo-poultry o mga malaking poultry dito sa Bantayan Island. Tayo dito ay backyard lang, kaya okay lang, dalawang ilaw at isa rin doon sa kabila. Ayun, sa malaki. So ngayon mga bay, no, ay puntahan natin yung mga alaga kong kambing. At sila ay naghihintay na sa atin. So tara mga bay. So ayun mga bay, ayan yung aking mga alagang kambing. Pasok tayo mga bay. I turn my collar to the golden dam. When my eyes were stopped by the flash of a neon light, I spent the night and touch the sound of silence. Isishare ko lang sa inyo sa ngayon itong kalagayan ng aking mga alagang kambing sa mga ulan na panahon. At sa pamaraan ko mga bay, no, sa pagpapastol, para makakain pa rin ng damo yung mga alaga ko, ay ayun lang, sinichimpuhan ko lang yung ulan na pag medyo tumila ay ipapastol ko sila. Tulad kaninang umaga ay nakapagpastol ako ng mga alas 10. Medyo nabusog pa yung mga alaga ko. Dito na area ay binuksan ko lang para kung sakaling lumakas yung ulan ay makauwi agad dito yung ano, yung mga maliliit. Ayan. Yung itinali ko lang kanina mga bay ay yung apat ko lang na malalaki na inahin. Ayan, oh, sina alas yung isa at ito yung isa. Bumalik yung ulan mga bay mga alauna at paunti-unti lang. Nagsiuwian na dito agad yung ano, yung mga maliliit. Naiwan yung mga nakatali na apat, kaya sila yung binalikan ko kanina at kinuha ko doon sa pastulan. No one there. This is the sound of silence. Was it that you do not know? Silence like a cancer grows. My words that I am, I teach you. Take my arms that I am, I reach you. But my words, like a silent raindrops fell. Yeah, yeah, yeah. An echo in the wheels of silence. Yo, ma. Isa rin sa napakahalaga mga bay, no, pag nag-alaga tayo ng kambing ay dapat mayroon silang bahay na mauwian. Katulad niyan. Ito mga bay ay low budget lang. Yan ay mga pinagtagpi-tagpi ko lang na mga materialis na hindi na namin nagagamit dito. Tulad niyan may ano, may yero. Sobra yan diyan mga bay, no, sa pagpapagawa namin ng kabalig. Ayun. At dito ay gumawa din ako ng ano, isa na may bubong at may screen to na ano, nasahig. Ayun. Para may choice yung ano, yung iba. Kasi pag dumami na yung alaga natin mga bay, meron talagang mga hindi nagkakasundo, yung nag-aaway. Kaya yung natatalo ay umaalis. At yun yung pamaraan ko. Meron silang mapuntahan kung sakali man ay mayroong umaway sa kanila. At yan mga bay, no, ay ano na, kailangan ng ma-repair to, itong bahay ng aking alagang kambing. Kaya yung plano ko ay
lagyan ko yan ng ano, ng sahig diyan. At dito naman ay lalagyan ko rin ng ano, ng bubong at sahig. Kasi sa nakikita ko ngayon mga bay, no, kung napapansin niyo, ayan. Naamoy nila yung dumi nila. Pero sila ay sanay naman diyan kasi halos 2 taon na to na ganyan. Diyan lang sila, diyan ko lang sila nilalagay. At pag medyo marami na yung dumi nila, kinukuha ko lang. Pero yung dapat talaga mga bay ay dapat mataas talaga yung sahig. Yung hindi nila naamo yung dumi at yung ihi nila. Hindi rin niya maganda sa mga maliliit. Pero sa ngayon ay para pang ano lang, temporary kasi wala pa talagang budget. Pero pag ano mga bay, no, pag birong budget na, gusto ko talaga yung mga elevated na ano, na bahay ng kambing. Siguro yung matataas yung silong. Siguro mga dito. Ito yung magiging sahig, itong bubong. Pero yung una ko munang gagawin mga bay ay ito lang muna. Lalagyan ko lang to dito ng ano, ng sahig dito banda. Ayan yung bubong, ayan. Dito lang banda. Para kahit sa papano ay may mapatungan sila. Tulad dito, medyo mataas yung hindi na nila masyado naamo yung dumi nila kasi mataas yung kanilang na ano, napatungan. At ito, may bubong. Isarado ko na to kasi baka maglabasan pa yung mga maliliit. At bukas na naman ulit, kukuha na naman tayo ng timing na huhupa yung ulan or medyo titila. Ipapastol ko naman sila doon banda mga bay, para sulit yung pagpastol ko. Kahit 3 oras ko lang sila mapastol, maraming pagkain doon banda. Ayan, sa may mga puno na yan, doon ko sila pastol bukas. Share ko na lang rin to sa inyo mga bay, no? Ito yung isang project ko. Ayan. Ayan, no? Gumawa ako ng kanal mga bay, no? Mula doon sa ano, sa tapunan ng tubig, doon sa painuman ng aking mga alagang layer. Ayan. Mula doon sa gripo ay dumadalo yung tubig papunta dito sa pinaka huli na ano, na kulungan ng aking layer, at diyan matatapon. Kaya yung ginawa ko ay ginawan ko ng ano, ng kanal ito. Ayan, oh. Uy, purigit. Ayan. Uli, dito pa na i-stack. Kasi dito na area mga bay, no, ay pagtatalim ako ng napier dito at lagyan ko ng bakod para hindi makapasok yung mga alaga kong kambing dito. Dito banda ay sira na. Kawayan lang yung ginawa kong bakod mga bay, no. Napakadali lang. Mga 1 year lang. Ano yun? Ayan, no? Sira na. Umalis pa si ano, si Angelo at si Purigit kasi wala ng ulan. Na ano pa yan? Nagugutom pa yan. Sa gilid dito mga bay ay tataniman ko ng Madrid de Agua. Tulad niyan. Ayan, oh, may Madrid de Agua na ako na itinanim. Napakaganda ng dahon mga bay. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, oh. Ang tataba ng dahon. Sampulan natin, pakain kay ano, kay Angelo at kay Purigit. Oh, Dre. Dre Purigit. Ayan. Ayan, oh. Pag naparami ko lang yan mga bay, no, yung Madrid de Agua, ay sigurado ako kahit maging 10 yung inahin ko ay kayang-kaya. Kasi meron akong mga pangumpay tulad dito Madrid de Agua, at meron din akong itinanim doon na ano, na ipil-ipil. Yan. Sana ay lumaki na yun kasi madalas naman umuulan ngayon. So ayun mga bay, may nag-comment sa akin na gusto niyo rin makita si ano, si Lamyat, or update daw sa ano, sa alaga kong baka na si Lamyat ito. Buntis to mga bay. Ngayong March mga bay, no, ay mga anak to. Ayan. Hindi to gaano nabusog si Lamyat kasi inuwi ko na. Ayun nga, napaka ula pa rin ang panahon. Ayan. Ayan, no. At baka mamayang gabi ay uulan naman ng ano, ng malakas. Mabuti na dito ko lang ilalagay si Lamyat sa malaking kahoy na ano, Jimelina. Ayan. Ayan mga bay. At ayan lang yung amin mga bay, no. Kaya kung sakali man nalakas talaga yung ulan, ay madali ko lang mapuntahan si Lamyat at patignan yung kalagayan niya. So ayun mga bay, hanggang dito lang muna ang video ito. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong suporta. God bless ating lahat mga bay, at happy farming!